is forever to our King of Kings and Lord of Lords. Amen po ba? Sapagkat unay nga po na marami siyang mga ginagawang mga dakilang gawa sa ating mga buhay, yun po yung dapat nating tugon. Yung ating pong walang hanggan na papuri, walang hanggan na pasasalamat sa ating Diyos, sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hindi po siya, hindi niya tayo tinitipid sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya. Kaya dapat ang commitment din natin sa Lord, yung ating pagpupuri sa Diyos na forever, dapat po pagpupuri na hindi tipid. Amen po ba? Pagpupuri na hindi tipid dahil kapag nagpala ang Diyos, hindi rin po tipid. Sabi nga ng Aklat ng Lamentation, yung faithfulness ng Panginoon, they are new every morning. Pag nagpala ang Diyos, ayaw niya ng bahaw. Pag nagpala ang Diyos, gusto niya laging fresh, laging sariwa. Amen po ba? Ayaw niya ng ukay-ukay ang ibibigay sa ating pagpapala. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Amen? Kaya tayo din naman po, ang tugon natin is pagbalik ng papuri. So paano natin ibabalik ang papuri? Huwag nga nating tipirin. Amen? Sa ating paglilingkod, huwag tayong matamad maglingkod sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay saganang nagpo-provide, pinagpapala tayo, kaya ibalik naman din natin sa Panginoon ang lahat ng papuri. Amen? So misa pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Papuri sa ating hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. By the way, para po sa gawain mamayang hapon, yung moving up, bukod doon sa ating family day, yung moving up, pagkakataon din po kasi ito, by the way po, marami na rin po kasi tayong mga bago na hindi po alam yung atin pong mga departments. So, mamayang hapon po, pagkakataon po ito para ma-reorient ang bawat isa, lalo na po yung mga bago, ano ba itong mga naririnig ninyo mga departments? Mapapansin nyo, ang pangalan po natin, ano, G-Wells. G-Wells Fellowship and Ministries. Dahil G-Wells, yung mapapansin nyo, yung mga departments natin ay puro naman mga hiyas din. Meron tayong Silver Wings Rangers. Meron tayong Precious Stones Troopers. At meron tayong Golden Heart Circle. Napansin nyo po yun? Dahil G-Wells, mga mamahaling hiyas, kaya yung mga department po na kinabibilangan ng bawat isa ay mga, ano din, mga precious, mga hiyas din, mga ginto, silver, di ba? So mamaya po malalaman nyo kung ano-ano ba itong mga departments na ito at sino mga kabilang doon. So maging kabahagi po kayo sa mga gawain ito. And also, salamat din po for bearing with us doon sa adjustment ng ating oras. Yung atin pong oras ng pagsamba, in-adjust po natin, inagapan natin or mas inagahan natin. Bakit po? Kasi nga po, mas gusto natin na talagang kung ang Diyos ay saganang magpala, dapat yung ating paglilingkod, i-maximize na rin natin. So paano tayo makakapaglingkod na maximize ang ating paglilingkod? Patuloy niya tayong turuan, patuloy niya tayong sanayin. Kaya nag-adjust po tayo ng oras at magdadagdag naman po tayo ng oras after ng Sunday service para po sa Sunday school natin. So patuloy pa tayong palalimin ng Panginoon sa kanyang salita. So ito po yung ilang mga adjustments, pero lahat po ng ito, ginagawa po ng iglesyang ito para po sa sama-sama nating paglago para po sa ating Panginoon. Amen po ba? So we serve together, we grow together. Yan po yung ating layunin. Yan po yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, para po sa salita ng Panginoon, anyayahan ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng 1 Corinto chapter 12, verse 31. Tapos didiretso po tayo ng chapter 13, yung buong chapter 13 ng 1 Corinthians. So, buksan niyo po ang inyong Bible, 1 Corinto chapter 12 verse 31, then mag-proceed tayo hanggang chapter 13. At kung inyo na pong nakita muli ay anyayahan ko po kayo na magsitayo upang sama-sama tayo muli na magbigay ng paggalang sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Okay, sabay-sabay po ulit natin basahin ng malakas. Very familiar po kayo sa mga verses na ito. Pag-aaralan po natin ito ngayong araw na ito. Handa na po? Handa na po?
Handa na po? Yan, praise God. Kukunti pa lang kasi yung handa kanila. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong batingaw na umaalingaungaw o pompiang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So dito po natin muna tatapusin sa verse 8. Tayo po yung sama-samang dumulog sa Diyos sa panalangin. Muli o Diyos, sa oras po na ito, labas-labis po ang aming pasasalamat sapagkat ikaw po ang patuloy na nangunguna sa amin upang magawa namin ang iyong kalooban sapagkat sa aming mga sarili, O Diyos, tunay nga po na wala kaming kakayahan. Sa amin pong sarili, alam namin, ang aming laman ay laban sa gawa ng Espiritu. Ngunit salamat na dahil sa pagkakaloob mo sa amin ng buhay, bagong buhay, kapanganakang muli, pinagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu. At dahil dito, O Diyos, alam po namin, dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig, ang bawat isa din po sa amin, O God, ay makapumumuhay ng may pag-ibig. Kaya sa oras pong ito, sa mga sandaling ito, O Diyos, hayaan mo na ang mahalagang paksang ito, O Diyos, na nais mo na hindi lamang namin sinasalita, kundi nais mo na makita sa aming mga buhay, sa aming patuloy na pagnanais, O God, na magawa ang iyong kalooban. Holy Spirit, humihingi po kami ng gabay upang ang iyong salita ay hindi lamang namin mapakinggan. Hindi lang namin ito masambit ang pag-ibig, hindi lamang namin sinasabi. Kundi Holy Spirit, give us the power para matagpuan mo na ang iyong church truly is demonstrating, manifesting the kind of love that you want your church to display. At alam namin, magagawa po namin ito sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Kaya salamat po, Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming sama-samang paglapit sa iyo ng may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. In a few days from now, ay Pebrero na po. At alam naman natin, kapag ka Pebrero, marami na pong excited sapagkat ang Pebrero ay buwan po ng Feb-ibig. Yan. Iniba na nila yung pangalan. Kaya nga Feb-ibig na daw po ang February. Ngayon nga po ay pag pinag-uusapan po ang buwan ng Pebrero, ang madali pong pumapasok sa mga isip ng tao ay ito ay buwan ng pag-ibig. Kaya nga po, kabi-kabila na po ang mga celebration. Actually, malayo pa ang Pebrero, nakahanda na doon ang marami na nagse-celebrate para po sa love month na ito. And mostly po ay ang Pebrero po or yung tinatawag natin ng mundo na love month ay sineselebrate ito na ang focus ay doon sa tinatawag na romantic love. Kaya yung iba po,
big deal po talaga sa kanila na yung February 14, dapat may kadate. Kaya, di ba, may mga, yung iba, big deal sa kanila yan. Kaya malayo pa talagang agawan kung sino pwedeng makadate ng Feb 14. At dahil yan nga po, yan yung kalikasan ng mundo natin na nagsa-celebrate ng buwan na ito, kumbaga, yung atmosphere ng month na ito ay talagang napupuno ng pag-ibig. Pero yung pag-ibig na, yun nga po, ang focus ay romantic love. Kaya, kabi-kabila, mall, or everywhere, kahit sa mga schools, makikita nyo, halos, love, from all walks of life, from elementary, high school, college, mga magulang, mga nanay, even yung mga senior citizen din. Diba sila din, nagsa-celebrate. At ngayon po, dahil pinag-uusapan po natin ang pag-ibig, hayaan nyo po na bigyan po natin talaga ng pansin, kasi bilang church po, ang church, ang nais ng Diyos ay tayo yung talagang mag-display ng pag-ibig. Kaya lang, pag-uusapan po natin ngayon ay hindi po yung pag-ibig na katulad po na romantic love, kundi ano bang pag-ibig ang nais ng Diyos na i-display ng church. Kaya ngayon po, sa ating po pag-aaral na ito, starting po this week and the following weeks that I will stand sa pulpito na ito, magkakaroon po tayo ng short series na may kinalaman po sa pag-ibig. Kung ano ba talaga ang nais ng Diyos na makitang pag-ibig, particularly sa atin na mga mananampalataya o tayo na kanyang iglesia. Bakit po? Kasi kung meron mang naghahayag ng tamang pag-ibig, dapat tayo po yun bilang church. Kaya hayaan nyo po na ang atin pong serye na ito ay lagyan ko po ng title na Indispensable Love. Ayan. So yan po yung ating magiging paksa. Ayan. Dahil sa love, pati yung puno ay naging puso. Pag sinabi pong indispensable, ang ibig sabihin po, absolutely necessary, hindi pwedeng mawala. Ibig sabihin, essential. At ano po ang sinasabi na hindi pwedeng mawala sa mga mananampalataya? Well, ang hindi po pwedeng mawala sa atin bilang mga mananampalataya ay yung pag-ibig. Dapat bilang mga mananampalataya, bawat isa sa atin, kung meron man tayong mga qualities na taglay-taglay, dapat ang manatili sa atin ay ang makita sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa ay dapat pag-ibig. As a church, we are to manifest what love is. Ang church ang dapat magpahayag, magpakita kung ano ba ang uri ng pag-ibig na dapat kung ang mundo kapag ka February 14 ang pinag-uusapan ay romantic love, na kahit na minsan dahil nga po sa masyadong pressure sa mga kabataan, dahil naririnig nila may date dapat pag February 14, kaya minsan mga elementary pa lang naiisip nila, ah dapat pala, sabi ng matatanda na may date ng February 14, kaya sila nape-pressure. Kaya kahit mga elementary grades pa lang, be my Valentine. Kumbaga, yun yung kanilang iniisip na uri ng pag-ibig, na habang bata pa, nakapokus na sila doon, samantalang dapat bata pa, nag-aaral muna. Pero dahil nabukas na sa ganitong uri ng pag-ibig, yung romantic love, sapagkat yung atmosphere during the month of February ay romantic love ang binabanggit from all walks of life, so ano nangyayari? May, totoo, umiibig nga, pero maraming mga nasasaktan sa pag-uri ng pag-ibig na ito na pinapractice o natututunan, naririnig. Kasi ang uri ng pag-ibig na kumakalat lamang ay yung eros or yung romantic love. Pero ano ba talaga ang dapat, lalo na tayo bilang church, ano ba ang dapat na pag-ibig na matutunan natin? Bilang church, we are to demonstrate kung ano po ang talagang pag-ibig na nais ng Panginoon na makita sa lahat ng tao. At bilang church, tayo po yung dapat na nagde-demonstrate ng tamang pag-ibig. Bakit po? Kasi
Yun po talaga ang kalagayan. As a church, we are to love. Ang sabi po ng 1 John chapter 4, verse 19, ang sabi, we love because He first loved us. So ano po sinasabi ng talata na yan? Sa Tagalog po, sabi, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So sinasabi dyan ng talata na yan, the church, tayo bilang mga mananampalataya na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, we are capable of loving. At itong uri ng pag-ibig na ito ay hindi katulad lang ng uri ng pag-ibig na itinuturo o ipinapahayag o yung spirit ng pag-ibig during love month ay yung romantic or erotic love. Yung sinasabi dito na pag-ibig na nais ng Panginoon na dapat tayo bilang mananampalataya ay nag-iibigan. Kasi sabi, we love because He first loved us. So malinaw po dito that as a church, we are capable of loving. Amen po ba? Bakit? Kasi naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung tamang pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig po ng Diyos ay agape. Ang agape po ay sacrificial love. Pag sinabing sacrificial love, ang ibig sabihin po natin dyan ay you seek the welfare of the other. Kung baga handa kang magsakripisyo, handa mong tiisin, handa kang magsakripisyo ng iyong sarili para lamang sa iyong minamahal. Yung natututunan ng mundo na uri ng pag-ibig ay hindi sacrificial, kundi pag-ibig na sakim. Di ba? Kaya minsan, kahit hindi siya gusto ng tao na yon, pero dahil gustong-gusto niya yung tao na yon, mahal ko siya. So ano gagawin? Pwersahin o kung ano mga gagawin. Kasi yun yung uring nalalaman niya ng pag-ibig. Pero kapag kaalam natin ang tamang pag-ibig na nadama natin, yung tamang pag-ibig na yun, yun din ang ipapakita natin sa iba. Kaya hanggat hindi nalalaman ng tao ang tamang pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na magmamanifest sa kanya ay yung pag-ibig na natutunan niyang mali. Pero dahil sabi nga ng Panginoon, we love because He first loved us, dun lang daw tayo natututong umibig ng tama dahil sa tamang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, kung gusto natin na malaman ng mundo kung ano ba talaga ang tunay na pag-ibig, tayo po yung dapat magturo sa mundo kung ano ba talaga ang tamang pag-ibig. Pero hindi lang natin yan ituturo sa pamamagitan ng salita. Dapat i-demonstrate natin yung pag-ibig na yan. Why? Because the church is capable of loving. Because we receive, we experience the love of God in us. Amen po ba? So salamat po sa pag-ibig ng Diyos. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya may kakayahan tayo na umibig. At pag sinabi pong agape, ang ibig sabihin po nito, handa mong isakripisyo ang iyong sarili para ibigay yung makabubuti sa iyong minamahal o sa iyong nais na paghayagan ng iyong pagmamahal. Kaya nga sabi po dyan ng talata, tayo'y umibig. So pansinin niyo po yung word, tayo. Sino tinutukoy dyan? Tayo po yon, mga believers, the church. Tayo'y umiibig. So we are really capable of loving. Amen po ba? Pero ngayon po ay yung pag-aaralan natin. Anong uri ng pag-ibig ang dapat makita sa atin bilang mga mananampalataya? Yung uri kaya ng pag-ibig na ginagamit na nakikita sa atin ay yan kaya ay yung pag-ibig pa na uri ng mundo o pag-ibig na nais ng Panginoon na i-display natin yung uri ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Bakit po mahalaga ito, lalo na sa atin bilang church? Katulad po na binigyan na natin ng pansin, isang outstanding quality of a church, tayo, di ba, tayo bilang isang church, para din tayong family. Pero a family, a great outstanding quality ng isang pamilya ay yung merong pagmamahalan na ituturing ng isang pamilya pagka isang bata, kapag ang kanyang tahanan ay punong-puno ng pagmamahalan, uuwi at uuwi yan doon sa kanyang bahay kasi
nararamdaman niya yung pagmamahal sa kanyang tahanan, pagmamahal ng kanyang mga magulang, pagmamahal ng kanyang mga kapatid. So, ang isang environment na naroroon ang pag-ibig ay maituturing po na masarap balikan, masarap tirahan. At ang church po, ang tamang lugar para po maranasan ng mga tao ang tamang pag-ibig. Kasi marami mga tao, hinahanap po nila ang pag-ibig na ito. Kaya lang dahil hindi nga po nila ito alam, kaya dahil sa kakahanap nila ng pag-ibig na ito, so kung mali yung mapupuntahan nila, mali din pag-ibig ang mapapractice nila. Kaya saang lugar ang tamang lugar para makita nila ang tamang pag-ibig? Of course, the church is the right place para po sa isang loving community. The church is the perfect place for love. People are looking for love, and the church is the perfect place to find a genuine loving community. So tayo po yun. At dyan po tayo inano ng Panginoon. Kumbaga, bilang mga nakakilala sa Kanya, dyan po tayo inihanda ng Panginoon. Hindi nakikita ang Diyos, pero sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa, na ipapakilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dun po, mahalaga mga kapatid, yung katotohanan natin pinag-aaralan, the indispensability of love sa atin pong ministry. Pag sinabing indispensable, absolutely necessary. At yan po yung maliwanag na binibigyan ng pansin dito ni Apostle Paul sa atin pong passage. Makikita po natin na bilang mga mananampalataya, anuman ang ating ginagawa, dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sinasabi sa atin dito ni Apostle Paul na ministry man yan, pero actually itong konteksto po ng ating pong passage ay may kinalaman po ito sa ministry. Chapter 12 ay binabanggit niya yung iba't ibang mga gifts of the Spirit. Tapos chapter 13, ito nga po yung uri ng pag-ibig or this, mga descriptions ng pag-ibig. Tapos chapter 14 ay, again, spiritual gifts pa rin ang kanyang binabanggit. So dito sinasabi ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin na sa lahat ng ating mga ginagawa, lalo na sa pag-exercise ng mga spiritual gifts, hindi po pwede na wala ang pag-ibig. At ito po yung bibigyan natin ng pansin. Pero alam ko, hindi lamang sa ministry kailangan ng pag-ibig. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, nais ng Diyos na makita na lahat ng ating ginagawa ay ayon sa pag-ibig. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 16, verse 14, do everything in love. So hindi lang ministry, kundi sa trabaho mo, dapat mahal mo ang trabaho mo, mahal mo ang boss mo, mahal mo ang ginagawa mo. So, hinahanap ng Diyos na lahat ng ating mga ginagawa, dapat naroroon ang ating pag-ibig. Now, pansinin niyo po, sabi po ng passage natin, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, dahil naman ito po ay series, sa later part natin bibigyan ng pansin ito, pero tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ito po ang sinasabi. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So ang tatlong ito ay mananatili, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlong ito ay pag-ibig. Ngayon ang tanong, bakit talagang kung titingnan naman natin, talagang halos wala kang maitapon doon sa tatlo. Parang kailangan lahat ito. Pero ang sabi, the greatest of this is love. Now, tingnan po natin. Dito po sa lupa, kailangan po natin ng faith. Kailangan po natin ng pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Ano mang mga ginagawa natin, dapat ginagawa natin ng may pananampalataya sapagkat nalulugod lamang ang Diyos kapag tayo'y lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. So, ano ba ang faith? Kailangan natin dito sa mundo ang faith. Kasi faith is accepting what God has declared as true.
Kahit hindi natin nauunawaan, pero dahil sinabi ng Panginoon, sabi nga, nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng salita. Nakita po ba natin ang nilikha ng Diyos ang mundo? Hindi. Pero dahil yun ang declaration ng Bible, we believe. At bakit? Kasi nga, we have a powerful God. He has power to create. Hindi natin yun makikwestiyon. So faith ang ginamit natin doon. So habang nabubuhay tayo sa mundo, we need faith. Now, ano naman ang pag-asa? Ang pag-asa naman po, it has something to do with things that are coming. Alam mong totoo, parating pa lang, pero inaasahan mo, hinihintay mo. Kaya katulad ng ating eternal hope, na isang araw, yung inihanda ng Panginoon na ating tahanan sa langit, pag tayo ay kinuha na, nandun tayo sa heaven. So, hope po yun. Kaya sabi, ang ating kaligtasan ay pag-asa, dahil hindi pa ito nalulubos. So, ano ibig sabihin nun? Faith at saka hope, dito natin kailangan. Pero hindi lang faith and hope ang kailangan natin dito. Kailangan din natin ang love. Kaya sabi nga ng Panginoon, gawin ninyo ang lahat ng bagay na may pag-ibig. Pero ang tanong, bakit nga ba sinabi na sa tatlong ito, pinakadakila ang pag-ibig? Kasi po, ang pananampalataya at saka hope, dito lang natin kailangan. Pagdating po sa langit, hindi na natin kailangan manampalataya. Kasi nakikita na natin ang totoo. Hindi ka na pwedeng manampalataya doon dahil nandun na yung realidad. Wala ka na rin pag-asa doon kasi nandun na yung inaasahan mo. Pero doon, kailangan mo pa rin ibigin ang ating Panginoon na umibig sa atin kahit tayo hindi kaibig-ibig. Ibig sabihin, ngayon hanggang sa eternity, ang iinog na uri ng pagbibigay natin ng parangal sa Diyos ay nagmumula sa ating pag-ibig sa Kanya. At yun ay dahil din sa ipinadama niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya, tandaan niyo po, sa tatlong ito, ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Now, kaya makikita po talaga natin na yun ang dahilan kung bakit love is indispensable. Hindi pwedeng mawala ang pag-ibig. Dito pa lang, kailangan ng pag-ibig. Hanggang sa langit, kailangan pa rin ang pag-ibig. Kaya ibig sabihin, habang nandito pa tayo, i-practice na natin, ipamuhay na natin talaga ang pag-ibig. Amen po ba? Yan. Pero bakit nga ba sinasabi ito ni Apostle Paul? Bakit pa binibigyan ng pansin ni Apostle Paul itong pag-ibig? Ang totoo, sabi nga ni Apostle Paul, kapag tayo'y umiibig, ang tawag dito ni Apostle Paul, sabi niya, it is more excellent. Yung ating paggawa ng mga ginagawa natin para sa Panginoon, na ginagawa natin ng may pag-ibig, ang tawag dito ni Apostle Paul ay, we are doing it more in a more excellent way. Pinakamabuti sa lahat. Yan po yung nandoon sa verse 31 ng chapter 12. Sabi niya, ituturo ko naman sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Nasain ninyo ang pinakadakilang kaloob. Yung anumang mga greatest spiritual gifts na nanaiisip ninyo. Mabuti yan. Pero ito naman ang pinakamainam sa lahat. So, kung ano man yung pinakamainam na spiritual gifts na mayroon ka, sinasabi ni Apostle Paul, pero may mas pinakamabuti pa sa lahat diyan sa pinakadakilang spiritual gifts na mayroon ka. At ano ba yon? Ayun, nagsimula na siyang magsimula na sabihin ko ano ang pag-ibig. Nasusundan niyo po ba? Medyo excited ako sa akin pong isinishare. Kasi, pero I hope makasabay po kayo. Ayan. So dito po sinasabi sa atin Apostle Paul yung indispensability of love. Na kapag ka meron tayong ginagawa particularly sa ministry, pwede natin gawin, sabi nga ni Apostle Paul doon sa verses 1 hanggang 3, kung meron kang pananampalataya na nakapagpapalipat ng bundok, pero wala ka namang pag-ibig, wala ding saysay, wala ding kabuluhan. So sinasabi talaga ni Apostle Paul yung indispensability ng love sa ating pong pag-ministry. When you do things by faith without love, pwede yun, pero sayang. Sabi ni Apostle Paul, ginamit pa niyang example ay sarili niya. Kaya kailangan po, kung gusto natin na yung ginagawa natin ay we are doing it more excellently, dapat yung ginagawa natin, kung meron man tayong mga spiritual gifts, kung naglilingkod man tayo, dapat we coupled it with love. Kasi hiwalay sa pag-ibig,
lahat ng ating mga ginagawa parang walang kabuluhan. Andiyan pa po ba kayo? So, yun po yung ipinapaliwanag ni Apostle Paul. Kaya nga po, dito sa passage natin, yung verses 4 hanggang 8, pag sinabi kasing pag-ibig, kaya makikita natin dito, itong 4, verses 4 hanggang 8, ito po ay description ng love. Kapag kayo po yung mapagpasensya, kaya kayo nagpapasensya kasi marunong may pag-ibig kayo. Kaya ito ay description. Kaya sabi dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So, dito nililinaw ni Apostle Paul yung kahalagahan talaga ng pag-ibig. Na anumang ating ginagawa, particularly in the ministry, dapat sa lahat ng ito nakikita ang pag-ibig. May panahon para magalit ka na, pero ang sabi dito, ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. Ang may pag-ibig, hindi kumikilos ng rude, yung magaspang ang pag-uugali. So, idinidescribe dito ni Apostle Paul yung buhay natin sa pagmiministeryo na merong angkop na pag-ibig. Pero I believe, hindi lang din yon sa pagmiministeryo. Sa lahat ng uri ng buhay natin, sa trabaho man yan, ikaw man ay boss o ikaw man ay empleyado. Kasi minsan may mga empleyado, mas matapang pa sa boss. Napagsalitaan lang. Siya pa ang may karapatang magtampo, di napapasok kasi napagsalitaan dahil na-late. Masama bang sitahin ka ng boss mo na-late ka, tapos ikaw pa ang magagalit dahil, di ba? Eh syempre, boss mo yon at nagtuturo ng kaayusan, dapat matuto kang sumunod. Pero yung iba, minsan, magtatampo na yon, hindi naiisipin, meron pala siyang apat o tatlo o limang anak na pinag-aaral, pero dahil sa kanyang nagalit agad siya doon sa pagsita sa kanya, hindi na pumasok, ano nangyari? Nangana ang pamilya. O kasi, nagdamdam. So, ibig sabihin, ito pong pinag-uusapan na ito, natin na ito, ay hindi lang ito sa ministry, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dapat, dito sa ating sinasabi ni Apostle Paul, dapat ang pag-ibig talaga bilang mga mananampalataya makita sa atin, taglay natin ang pag-ibig mula sa Diyos. Amen po ba? So, indispensable love. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, kung meron man tayo mga qualities, iba't ibang mga qualities, tayo ay mabuting tao, tayo ay mga thoughtful, faithful, what makes our qualities more attractive is when it is coupled with love. In fact, love is the most attractive qualities of all. Ibig sabihin po niyan, ang isang tao na punong-puno po ng pangunawa, at pangunawa po ay pagpapahayag ng pag-ibig. Ang isang tao na punong-puno ng kabaitan, hindi siya mayabang, at makikita mo na humble siya, di ba yung tao po na yon ay attractive person? Di ba minsan kahit hindi napakapogi ng isang tao o napakaganda ng isang tao, pero dahil doon sa mga kabaitan, dahil doon sa nakikita mo yung kanyang ginagawa ay talagang hayag ang pag-ibig, mas attractive pa siya doon sa mga pogi at maganda. Kesa doon sa mga tao na talagang makikita mo, napakahusay talaga, ang gagaling, pero naman yung ugali. Di ba? Well, turn off agad eh, kasi bakit? Nung una, akala mo talaga, di ba, hangang-hanga ka na. Kasi ang galing, lahat na ng quality sa hangaan mo, pero pagdating doon sa ugali naman, di ba, turn off ka na agad. So, mas pogi po kayo kapag kayo'y nagmamahal. Mas maganda kayo, mas attractive kayo kapag ang inyong buhay ay hayag o dinidisplay nyo ang pag-ibig ng Diyos. You are more attractive. At yung quality na yan ang nag-attract sa maraming mga tao. Tamang pag-ibig. Amen po ba? Kaya ito yung nais ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin na anuman ang ating ginagawa, makita natin, love
is indispensable sa buhay ng mananampalataya. The way we speak, dapat may pag-ibig yun. Kung mag-isip tayo, dapat may pag-ibig yun. Lalo na sa mga gawa natin. Dapat nandoon ang kilos ng pag-ibig. Kaya, kung titingnan po natin, ito nga pong binasa natin, sabi po dito, babalikan ko po yung verse 31, kaya't buong taimtim ninyong nasain ang kaloob na lalong dakila. Kaya kung meron mang mga kaloob, mga spiritual gifts, sabi ni Apostle Paul, sige, desire nyo na yan, speaking in tongues, gift of miracles, gift of faith, everything. Kung ano man ang dinidesire mo na alam mo kapakinabangan sa ministry, desire mo yan. Desire yung gift na pinaka, lalong dakila. Pero sabi ni Paul, hindi siya doon tumigil. Ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Na ibig sabihin, kung meron ka niyan, taglayin mo din ito habang meron ka niyan. Sabi po niya, basahin ko po sa Amplified yung verse na yan, yung 1 Corinthians 12:31. Ang sabi, but earnestly desire and zealously cultivate the greatest and best gifts and graces, the higher gifts and the choicest graces. And yet I will show you a still more excellent way. Ibig sabihin, kung meron ka na ng mga dakilang spiritual gifts na yan, sabi ni Apostle Paul, meron pa akong ipapakita sa inyo na mas higit kaysa dakila ng mga kaloob. Ano yon? Yon, dinescribe niya na yung pag-ibig. Kaya, kung itutuloy natin yung pagbasa ng verses 1 hanggang 3 sa chapter 13, dito po ay ina-explain ni Apostle Paul kung ano yung sinasabi niyang the more excellent way. Ina-explain ni Apostle Paul dito na kung meron ka mang mga spiritual gifts na sa tingin mo ay mga lalong dakilang spiritual gifts na taglay mo na. Pero sabi niya, babanggitin ko, ituturo ko naman sa iyo ngayon, na sabi niya, yung the more excellent way. Ano ba yung the more excellent way? So dito, yung verses 1 hanggang 3, ina-explain ni Apostle Paul na anumang mga spiritual gifts na in-exercise natin, without love, anumang mga spiritual gifts, without love, itong mga bagay na ito ay may tuturing na hindi excellent. Kasi sinasabi dito ng Apostle Paul, kung mapapansin po ninyo yung verses 1 hanggang 3, ang focus po niya ng excellent way ay sa love. Ang focus po ay pag-ibig, hindi po yung gifts themselves. Kaya nga kung papansinin po natin, sundan niyo po ako habang binabasa ko yung verses 1 hanggang 3. Ang sabi niya, sa verse 1, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love. So, pansinin niyo po, spiritual gifts na binibigyan niya na pansin dito ay gift of tongues. Ang sabi niya, hindi lang basta ito gift of tongues, kundi yung gift of eloquence, yung being able to speak, hindi lang para sa angels, kundi to speak even the word of God sa maraming mga tao. At ito sabi dito ni Paul, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Again, nag-identify po siya ng another gift. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. At ginamit ni Apostle Paul na example ng kanyang sarili. Sa lahat ng pwedeng taglayin ng mga greatest gifts, ginamit niya example yung kanyang sarili. Kung ako man ay magkaroon ng ganitong dakilang kaloob sa spirito, pero kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong halaga. Walang saysay itong aking mga ginagawa. So, sinasabi talaga sa atin ni Paul, sinasabi sa atin ng Diyos through Apostle Paul, that love in the ministry, love in our lives, really is indispensable. Sa buhay natin bilang mananampalataya, kung meron mang hindi dapat mawawala, mawala na ang lahat, wag lang ang ating pag-ibig.
Sa lahat ng ating ginagawa, mawala na ang lahat, huwag lang mawala sa atin ang pag-ibig. These three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Kaya dito po, binibigyang linaw po, binibigyan diin ni Apostle Paul ang indispensability ng pag-ibig sa buhay nating mga mananampalataya. Ang totoo, kapag kabinasa niyo po ang aklat ng unang Korinto, matatagpuan po ninyo na kung sa spiritual gifts at spiritual gifts din lang, talagang ang church na ito ay talagang super gifted po sila sa spiritual gifts. Pero ang aklat na ito, isinulat ni Apostle Paul itong binabasa nating passage bilang tugon sa mga problemang kinakaharap ng mga taga-Korinto, ng mga mananampalataya sa Korinto. Marami po silang kinakaharap na suliranin, nagmi-ministeryo po sila pero hindi nakakayag ang pag-ibig. Yung kanila pong pag-exercise ng mga spiritual gifts, pagpapaligsahan, ang kanila pong mga spiritual gifts parang pagalingan. Kaya tinutuwid sila ni Apostle Paul na kahit na meron kang dakilang gifts, pero wala kang pag-ibig, wala rin halaga yan. Kaya dito po nililinaw ni Apostle Paul talaga yung indispensability of love sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ang ilang halimbawa po, para magkaroon kayo ng idea kung ano po ang sitwasyon ng mga mananampalataya sa Korinto nung sinulat ito ni Apostle Paul. Ito po, meron pong awayan na magkakapatid, may baranggayan po. Kasi may lawsuits, nagkakaroon ng kasuhan. So, magkakapatiran, pero sila-sila yung hindi magkasundo. Kaya ang kailangan mag-arbitrate sa kanila ay unbeliever pa. Yung awayan nila ay nakarating pa sa mga baranggayan. Kaya sabi ni Apostle Paul, taga muna, di ba kayo ang mananampalataya? Dapat kayo ang nagtuturo ng kaayusan. Kayo pa ang hindi magkaayos. Parang ganon, yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Meron po silang bukod sa hablahan, ibig sabihin po niyan, walang pagpapatawaran yan. Kasi nakarating na po sa korte. At dito po ay meron din po silang problema ng division. Yung isa nagsasabi, ako ay kay Apostol Pablo. Yung isa naman ay nagsasabi, ako ay kay Pedro. Yung isa naman ay nagsasabi, ako ay kay Cephas o kay Apollos o kaya kay Kristo. So, dahil merong iba-iba nga, parang nagkakaroon ng paligsahan, nagiging pagalingan, so nabuo yung division. Meron ng may faction na para kay Apollo, may faction na para kay Kristo, at may faction na para kay Apollo, at kay Pedro, at kay Pablo. So, parang bakit nangyari yun? Definitely, dahil nga doon sa kanilang pagpapagalingan sa kanilang spiritual gifts. So yun yung naging problema. Now, gusto ko pong linawin ito mga kapatid. Sabi, yung iba nagsasabi ako ay kay Pedro, yung iba nagsasabi ako kay Pablo, yung iba naman yung nagsasabi ako ay kay Apollos, yung iba naman yung nagsasabi ako ay kay Kristo. Now, sa apat na grupo na ito, sa palagay nyo, sino po kaya dito ang madali na makausap? Sabi, yung isa ay kay Pablo, yung isa ay kay Pedro, yung isa ay kay Apollo, yung isa ay kay Kristo. Sino kaya dito ang sa tingin nyo yung maayos kausap? Yung kay Kristo. Akala ko nga din nung una yung kay Kristo ang madaling kausap. Pero minsan, yung mga nagsasabing ako'y kay Kristo, ito yung ayaw pakinggan yung sinasabi ng iba. Kumbaga masyadong, dahil nga ako'y kay Kristo, ang tinatayuan niya lang yung kanyang sariling paniniwala. Samantalang yung nagsasabing ako ay kay Pablo, pag sinabi ni Pablo, ito yan. So makikinig yan kasi may leader siyang nakikita eh, na tinuturuan siya ng kanyang mali. So makikinig yon. Yung kay Pedro naman, pagka pinipilit din ng grupo ng kay Pedro, andun lang si Pedro para sawayin din yung mga sumusunod sa kanya kasi may leader na magsasaway. Eh ang problema, itong nagsasabing siya ay kay Kristo, eh hindi naman natin nakikita si Kristo at ang salita ng Panginoon yun nandito. So pag sinabi nun, basta ako, kay Kristo ako, ito sinasabi ni Kristo, kaya ito. Oh, yun ang mas mahirap paliwanagan. Yun ang hindi nakikinig ng mga katwiran.
Di ba? Akala natin parang yung kay Kristo okay, pero hindi. Kung titingnan, ibig sabihin, in-explain ko lang po na pwedeng gano'n ang mangyari. Kasi minsan may mga tao na sinasabing siya ay kay Kristo, siya pa ang hindi marunong sumunod. Siya pa ang hindi marunong magpakumbaba. Ah, basta, kay Kristo ako, ah, basta, ganito. Siya pa ang nagmamatigas. Minsan gano'n po. At yan ang problema na nangyayari sa Korinto. Merong faction, merong division. At kailangan silang turuan ni Apostol Pablo na mag-ibigan. Ano pa po ang makikita natin na problema? Marami po, pero hindi ko po lahat ibibigay. Bibigyan ko lang kayo ng background kung bakit sinabi ni Apostle Paul na mas mahalaga pa rin talaga na makita ang pag-ibig sa ating mga buhay. Sa chapter 11 po, alam po natin ito. Chapter 11, ginagamit po natin yan kapag tayo may communion. Diba? Ang problema, ang chapter 11 po, maging ang communion ay nahayag din po ang mga ugali ng mga mananampalataya noong unang panahon na sila po ay walang pag-ibig sa kanyang kapwa. Kung meron mang pag-ibig, para sa kanyang sarili. Ang sabi po dito ng 1 Corinthians chapter 11, verses 17 hanggang 21. Sabi po, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Nagtitipon sa... Alam natin, ang fellowship ay dapat nakakabuti. Pero sabi ni Apostle Paul, nagtutuwid siya, ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, sa halip ay nakasasama. So, tanong, bakit? Bakit hindi nakakabuti yung kanilang pagtitipon? Verse 18, una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. Yun yun, yung sinabi ko sa inyo, ako ay kay Kristo, ako ay ganyan. At ako'y naniniwalang may katotohanan yun. Alam talaga niya. Kaya, ibig sabihin, kung tinuturuan man niya yung iglesia, hindi lang po hearsay yung kanyang ginagawa na pagtugon doon sa problema. Talaga siya, nag-imbestiga at napatunayan niyang totoo na itong church na ito, ito ang kailangan gawin. Kasi ito ang pamumuhay ng church. So, tinuturuan niya kasi church eh. At dapat naman po matuto ang church. Amen po ba? Kaya nga po tayo may salita ng Diyos kasi marami tayo mga ginagawa na hindi natin alam. At bilang church, nagpapaturo tayo sa Panginoon. Minsan, pag naririnig natin ang salita ng Diyos, kapag kayo po ay nakakarinig minsan ng pagtutuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng preaching o sa pagtuturo, kung yun ay totoo, anong usapan natin? Yung silent aray. Diba? Kung nasasaktan, huwag nyo nalang i-voice out na kayo yun. So, silent aray na lang. Eh lang ito, ang tindi. Lahat sila, talaga. Kaya sabi dito ni Apostle Paul, naniniwala akong totoo yun. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Eto na. Sa inyong pagtitipon, hindi ba nalahapunan ang kinakain ninyo? Noon po kasi, ang pag-observe ng Holy Communion, yung Last Supper, parang ginagawa din natin Family Day. So, lahat po ay magdadala ng pagkain, tapos feasting. So, pagkain yan, dahil fellowship. Kaya lang, napansin ni Apostle Paul, parang hindi maganda ang nangyayari. Yung pagtitipon ninyo, hindi na nakabubuti. Sa halip na nakabubuti, ay nakasasama. Bakit? Sabi niya dito, pansin niyo verse 21. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang... Sabi, ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali ng pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. So, di ba, yun naman. Ilagay natin ngayon sa ating panahon ng limbawa. Imagine niyo, mga kapatid, ha? First century. Di ba? Unang 100 taon sa church. Ngayon ay 2023. Pero yung nararanasan kapag may handaan, may kainan, the same din palang problema na nanagiging issue. Ano yun? Ito sabi ni Apostle Paul. Pag binasa niya po yung kasunod na verse, yung verse 22, sabi niya, wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Ano ang pinupoint dito ni Apostle Paul na hindi na nagiging mabuti yung pagsasama-sama bilang magkakapatid sa halip nakakasama pa? At ang ginamit niya example ay yung pagkakainan. Kasi ang nangyari po dito, may mga mananampalataya na pagdating na sa kainan, kaya nga sabi ng verse 21, ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Eh di ba minsan sa pag may kainan tayo, minsan merong walang dala.
Kasi ini-encourage natin, kahit walang dala, pwedeng pumunta. Eh, ganun din naman, sa kanila, meron ding walang dala, pero ito ang isang walang pag-ibig. Akin to eh. Dala ko to eh. So, anong gagawin? Pagkainan na, whoops, ang bilis. Tapos na maubos na, nagmamadali na, tapos na eh. Nakipag-fellowship na ako, nakakain na ako, bye-bye. May pag-ibig ba yon? May pagpapakita ba ng pag-ibig yon? Eh, ito matindi. Di ba sa atin, alam natin, kasi ang konteksto dito, tandaan niyo mga kapatid, ang mananampalataya. Kaya inaasahan ni Apostle Paul na tayong mga mananampalataya, lalo na tayong mga leaders, tayo yung unang uunawa. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-ibig, hindi mo hahanapin yung satisfaction mo, ang hahanapin mo yung satisfaction ng iba. Kaya kung meron ka mang dala, kung iyo man yan, at may nakita kang walang dala, ano gagawin mo? O di ba, i-share mo, yun ang merong pag-ibig. Siya, nakipag-fellowship siya. Pero yung food niya, hindi niya pwedeng ipakipag-fellowship. Ako lang, may fellowship ako sa inyo. Pero yung food ko, akin lang to. Ganon. Eh, ang problema, mananampalataya. Di ba, sana kung unbeliever. Normal na yon. Kung ang konteksto ay unbeliever, alam mo, may handaan, at ang nandun po ay mga hindi mananampalataya, makikita mo yung mga ganong ugali. At hindi mo hahanapin yung ikikilos na isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Huwag kang maghanap doon. Kasi nga, hindi nga nila alam ang tamang pag-ibig. Tama po ba? Kaya nga po, recently lang, katatapos lang po ng Christmas celebration natin, ito, di ba? Meron pong isang grupo, nag-left the group doon sa group. Dahil sa kainan. The same. Kasi nga po, sabi ko, nung unang century, yun na ang problema. Pati pa naman sa panahon namin, problema pa din pala yun. Ito po ang kwento. Di, meron hong kainan, nandiyan, may lechon eh. Tapos merong isda, inihaw pa. Naku, talaga naman. Maliit lang po yung grupo, pero ang daming pagkain. Pero yung pagkain po naman na yun ay hindi, kumbaga, talagang para lang doon, i-share sa bawat isang naroroon. Eh yung isa, nasarapan sa lechon, nasarapan pa sa isda. Hindi pa po tapos yung handaan, talagang yung pinakitang ibinalot niya yung isang buo. Eh dahil naging issue yun, nakita siya eh, ganyan. Later on po, naging tampulan na ng kwentuhan yung isa dyan, hindi na nakapagtiis sa isda. Talagang hindi lang kumain ng marami, inuwi pa. Yung mga ganong biruan sa GC. Eh dahil totoo yun. Di ba? So kung ikaw yung taong tinutukoy doon, ano gagawin mo? Ikaw pinagpipiestahan doon sa GC, left the group ka. Nag-left the group. Ewan ko po nung panahon ni Apostle Paul kung merong nag-left the group nung pinansin ni Apostle Paul. Kailangan sila... ah. Oh, yun nga. Kumbaga, hindi. Tinutuwid ni Apostle Paul kasi nga po, considering na mananampalataya tayo, tapos ganyan pa ang ugali mo, sabi ni Apostle Paul. Diba? Dapat tayo yung unang nagpapakita ng pag-ibig. Kasi sabi niya, yung verse 22, sabi niya, wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain? Ano ibig sabihin ni Apostle Paul doon? Paghandaan, mga kapatid, saan man kayo mapunta kung handaan yan, yun ay para talaga sa fellowship. At tandaan niyo po, naghahanda, totoo, minsan ang daming handa, sobra-sobra. Pagka po nagpapabaon na, salamat. Kasi talaga naman si Sharon, ano? Pagdating sa handaan, nakauso na yun. Di ba? Yung iba nagkukusang mag-Sharon, hindi pa sinasabi nung may handaan. Eh, minsan nagiging problema talaga yung problema nila Apostol Pablo hanggang sa panahon ngayon. Itinagdag pa nga si Sharon. Medyo na itaas-taas pa, no? O, Sharonin na yan. Ibalot mo ako. Pinakita ako sa video, yung bag ng babae, malaki. Tapos nasa table niya. Di ba ngayon uso na yung ano, plastic na ang pinaglalagyan? Nung di punong-puno yung kinuha niya, binukas yung bag. Tinanggal yung, ano, yung lagayan. Pinasok na, shoot na. Di ba, nag-Sharon na agad. Pero ibig sabihin tayo, bilang mga mananampalataya, pinag-uusapan natin para sabihin natin, simpleng issue. Pero ang totoo, pag pala nakikita yung hindi tamang pagkilos ng isang mananampalataya,
Nakikita na wala tayong pag-ibig. Sabi ni Apostle Paul, wala ba kayong bahay? Bakit niya tinanong yun? Kasi pagkahandaan, kumain ka lang ng tama lang. Pero kung sa bahay ka, sige, kumain ka hanggang gusto mo, bahay mo naman yan eh. Hanggang maubos yung lahat ng, maubusan mo yung mga kasama mo, okay lang. Pipintasan ka, bahay mo yan. Kasabahay mo ang pipinta sa'yo. Pero yung pagdating naman sa handaan, medyo pinong-pino naman ng konti. Isipin mo din na meron pang ibang hindi kumakain. Yung mga ganon. So, very practical yung sinasabi ni Apostle Paul. Pero yung practical na yan, hindi yan alam ng mga Corinthian church. Nagkakaroon sila ng problema sa simpleng handaan lang. Ganyan po kalaki ang problema ng mga mananampalataya sa Corinto na itinutuwid ni Apostle Paul. Bakit? Kasi wala nang pag-ibig. Ang nakita lang niya, yung kanyang sarili, ang sarap ng lechon eh. Ang sarap ng isda eh. Gusto ko itong iuwi eh. Inuwi niya. Hindi niya nakita, eh paano kaya yung iba pa? Kaya nagmamadali kayong kumain. Para kainin niyo yung dala. Tapos, nag-left the group din. Kahit wala pang left the group noon sa GC, nag-left the group. Nagmamadaling umuwi. Di ba, yun din yun. Iniwanan na yung kanyang grupo kasi nagawa niya na yung kanyang gustong gawin. Now, dito po ay pinapaalala sa atin ni Apostle Paul na ano man yung ating ginagawa. Ito ha, kanina ang ginamit niya po ay ano, exercising of spiritual gifts. Pero sa chapter 11, hindi spiritual gifts, normal na pamumuhay. Di lalo na pag hindi tayo sanay na ang ating pamumuhay ay may sangkap ng pag-ibig, paano pa yung pag-exercise ng mga spiritual gifts? Kung sa ordinaryo natin pamumuhay, hindi na tayo nagpapahayag ng pag-ibig, how much more sa pag-ministry natin? Sa palagay nyo, kung ang mga, di ba, mahirap pong mag-ministry, hindi po madali. Kaya kailangan talaga ng pag-ibig. Pag mahina po o maikli ang inyong pasensya, talagang masusubok, papahabain niya ng Panginoon dahil sa pag-ibig na mayroon kayo, dahil sa banal na spirito. Pero ang isang tao na walang pag-ibig, hindi tatagal sa ministry. Kasi po, sabi nga, bagamat mga tupa, ang idea natin ng mga tupa ay tupa, pero may mga tupakin din. At yun minsan ang nagpapahirap sa ministry. Di ba? Kumbaga, pinaglilingkuran mo na, binigay mo ng lahat. Tapos yung pa ang magmamarites sa'yo, yung pa magsasabi, gagawan pa ng kumbaga yung paglilingkod mo, i-question pa. Kaya kung ikaw ay, ano, yung balat sibuyas, yung mga ganong salita, ayaw mo na. Naglilingkod ako, ginagawa ko to para sa Panginoon, pero kung ganyan ang ano nyo, bahala na kayo. Pag ganyan ang inisip na isang leader, wala na. Sino pa ang maglilingkod? Kaya nga sabi ng Lord, kailangan meron tayong pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi magaspang ang ugali. Ang pag-ibig, hindi mapagtanim. Andiyan po ba kayo? Kaya, pinapaliwanag ni Apostle Paul the indispensability of love in the ministry, even sa ating mga buhay. Kaya dito po pinapakita sa atin na exercising of spiritual gifts without love is nothing. Amen po ba? Exercising of spiritual gifts without love is nothing. Ano po ba ang mga spiritual gifts? What are spiritual gifts for? Bakit ba tayo binibigyan ng spiritual gifts? Spiritual gifts are the ways that we can express and receive our love from God and to one another through the ministry. So yung spiritual gifts po, galing sa Diyos yung pagpapala, so tayo tumanggap. Ayun, dahil tumanggap tayo ng spiritual gifts, ito din yung paraan para express natin yung pag-ibig sa ministry sa iba. So, tinanggap natin ang spiritual gifts galing sa Diyos because of the love of God. Kaya dapat ibalik din natin yan ng may paglilingkod. So, spiritual gifts are ways of expressing the love that we receive. So, kaya ka naglilingkod because you receive the love of God, kaya paglilingkuran mo kahit hindi kaibig-ibig. Because of the love of God in you. At para magawa natin yung ating paglilingkod, binibigyan tayo ng spiritual gifts ng Diyos para minsan mahirap nga ang umibig. So, because of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, gentleness, goodness, everything. So, binigyan tayo ng Diyos na kanyang banal na spirito para sa atin
umusbong ang pag-ibig. Lahat ng ginagawa natin, dapat may pag-ibig. Amen po ba? Kaya, kung nagmi-ministry tayo, inaasahan sa atin na we do it with love. Ngayon, ito po. Ang spiritual gifts po, yan po ay sisidlan ng pag-ibig ng Diyos. Parang ganito po. Tubig at saka baso. Ano ang importante? Yung baso o yung tubig? Di ba yung tubig? Kahit gaano pa kamamahalin po yung mga nakikita natin mga baso, kahit pa anong uri yan, ginto pa yan, ang pinakamahalaga pa rin doon ay yung tubig. So, ang spiritual gifts, container siya ng Diyos. Container siya ng pag-ibig. Kumbaga, yung ating pag-exercise ng spiritual gifts, lugar siya na daladala yung pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo nagpapahayag ng pagmi-ministeryo, dapat kasama niyan yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang purpose kung bakit tayo nagmi-ministry. Spiritual gifts are containers of God's love and power. Kaya kapag ka nagmi-ministry tayo, naglilingkod tayo, yung tayo bilang nagdadala ng mga containers na yan, dapat yung containers na yan ay pag-ibig ang nakikita. Hindi yung mga gifts lang na walang pag-ibig. Ngayon, pag ganun po ang ating nakita sa paglilingkod na ang ating spiritual gifts ay sisidlan ng pag-ibig ng Diyos sa ating ministry, ang mangyayari po, wala pong payabangan sa paglilingkod, wala pong pagalingan, hindi rin po paramihan ng spiritual gifts. Kung hindi, the more na marami kang spiritual gifts, ang ibig sabihin niya, the more na marami kang responsibility para gamitin mo ang buhay mo para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito yung panahon para sabihin, mas marami akong gifts kaya mas magaling ako kaysa sa inyo. Hindi po ganun ang idea ng spiritual gifts. Nasusundan niyo po ba? Kaya kayo po, tandaan niyo po, bilang mananampalataya, later on pag-uusapan po natin ito sa church, maunawaan natin mabuti anong mga spiritual gifts, mga spiritual fruit of the Spirit. Pero bawat isa po sa atin, ayon sa Banal na Kasulatan, ay merong gift. At more than one, pwede pa. Pero bawat isang mananampalataya para maglingkod sa Diyos, binibigyan niya talaga ng spiritual gifts. And also, gusto ko rin paunawa sa inyo, ang spiritual gifts po ay hindi ito ang sukatan. Spiritual maturity is not measured by merely exercising spiritual gifts in your life. Hindi sukatan na meron kang spiritual gifts para masabi na ikaw ay matured spiritually. Dahil po, ang pagkakaroon ng spiritual gifts, hindi kailangan ng spiritual maturity. Ang spiritual gifts, ibinibigay ng Diyos sa bawat mananampalataya, matured or hindi. Ang nagiging sukatan ng ating maturity ay yung fruit of the Spirit. How you manifest the gifts na mayroong pag-ibig. The main evidence of maturity in the Christian life is a growing love for God and for God's people as well as a love for lost souls. So dito masusukat ang ating maturity. Kung yung ginagawa po ba natin, kaya natin ito ginagawa dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at dahil sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid at sa pagmamahal natin sa mga lost souls. Ngayon, mismo ang Panginoon, kung mapapansin po ninyo, sa Matthew chapter 7, verse 22 and 23, mismo ang Panginoon ay nagbabala sa mga taong ang hangad lang ay power, pero walang pag-ibig. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 7, 22 and 23, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Now, pansinin niyo po, ang mga taong ito, they were in the ministry, they were doing the ministry with power. Kaya sabi niya, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas ng mga demonyo.
Pero ano sabi ng Lord? Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mamamanga mapagawa ng masama. Hindi po sila pinalalayo ng Panginoon dahil sa kanilang ministry. Hindi po sila pinalalayo ng Panginoon, hindi sila nakikilala ng Panginoon dahil doon sa kanilang ministry, hindi. Kaya sila hindi nakikilala ng Panginoon dahil sabi dito, sila ay mapaggawa ng masama. Ano ibig sabihin po noon? Madali lang po. May mga tao na nagmi-ministry pero kinakalakal o ginagamit ang salita ng Panginoon para sa kanilang personal na pakinabang. At talagang nakabandera ang pangalan ng Panginoon, pero at talagang makikita mo, may mga signs and wonders. Pero kapag ka pala ang ministry na yon, walang pag-ibig. Ang pag-ibig niya ay nasa salapi, ang pag-ibig niya ay sa kasikatan. Sa panahon pala ng pagharap niya sa Panginoon, kilalang kilala siya ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung kanyang paglilingkod. Kaya nasasabihin sa kanya ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng masama. So pinapaalala sa atin talaga ng Panginoon, the indispensability of love in the ministry. Amen po ba? Na pwede pala tayong nagmi-ministry, ako pwede akong nagmi-ministry, pero nasa, hindi ko alam na ang aking palang intention na lang ay mas sumikat ako. Ang intention ko ay mag-take advantage sa mga mananampalataya. Pwede pala yun. Kaya sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng masama. Kaya makikita po natin dito na nais talaga ng Diyos, ano man ang ating ginagawa, dapat talaga nandoon ang pag-ibig. Bakit po ba? Why is love indispensable in serving or in the ministry? Bakit po ito ay indispensable? Because ministry with love enriches the whole church. Kapag tayo po ay naglilingkod ng may pag-ibig, ang church ay nabibuild up. Ang church na palalago. Pero ang isang tao na nagmi-ministry na walang pag-ibig, ang sarili lang niya ang naitataas. Hindi nakikinabang ang church. Ngayon, punta na po tayo, dalawa na lamang po, at dito na po tayo magtatapos. Ang tanong po ay, why is love indispensable sa atin pong ministry? Ano po yung mga larawan na ginamit ni Apostle Paul dito para bigyan diin na napaka-importante ng pag-ibig sa atin pong pagmi-ministeryo. Hindi ko po bibigyan ng pansin lahat, dalawa lang po ito bilang application natin. Ano po sabi dito ni Apostle Paul? Number one, why is love indispensable sa ating ministry at sa ating buhay? Without love, even heavenly language will sound annoying. So ipinicture ni Apostle Paul ang kanyang sarili na siya na mismo, hindi na siya gumamit ng iba. Kung ako man ay maging isang tao na gifted ng lahat ng kakayahan para makapagsalita ng wika, wika ng tao at wika para makapag-communicate sa Diyos, even tongues of angels. Pero sabi niya, kung wala naman siyang pag-ibig, wala itong saysay. Ang sabi nga niya sa verse 1, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompiang na tumataginting. So ayon dito kay Apostle Paul, giftedness of eloquence, yung mahusay magsalita, yung kahusayan sa pagsasalita, even yung pag-speaking in tongues, dapat pinapractice siya with love. Kasi sabi ni Apostle Paul, kung ako, kaya ko na makapagsalita sa harapan ng maraming mga tao, pero wala akong pag-ibig. Para lang akong batingaw, para lang akong pompyang. Ingay lang ang binibigay ko. Hindi ako nagdudulot ng pagpapala. Hindi ako blessing. So nakita niyo po yon. At ginamit ni Apostle Paul yung kanyang sarili. Kaya pinapaalala talaga sa atin ng Panginoon, without love in the ministry at maging sa ating buhay, spiritual gifts o ano pa man, lalo na ito, sabi nga ni Apostle Paul, yung pagsasalita, itong mga spiritual gifts na ito, particularly yung number one, even heavenly language will sound annoying.
walang pagpapala. Bakit? Kasi nga po, walang pag-ibig. And lastly, without love, knowing it all will help no one. Isa po ito sa gift na ibinigay, na ginamit na example ni Apostle Paul dito po sa pinapag-aralan natin. Ang sabi po sa verse 2 ng chapter 13, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga. So yung tinutukoy po dito na prophecy ay proclamation of God's word. At salamat po sa Panginoon dahil sa atin pong kalagitnaan, ito pong gift na ito ay nakikita natin nagmamanifest. At kahit hindi ko napangalanan, alam na alam na ninyo, ang ginagamit ng Panginoon si Sister Babes para po dito sa gift of prophecy. Kasi kung mapapansin po ninyo, mismo yung scripture ang kanyang kinukot. Gift po yun, hindi po niya yung pinag-aaralan. Habang nagpupuri po siya, ay binibigay ng Panginoon yung mga message para sabihin sa atin yung maliwanag na mensahe ng Diyos to encourage us. So yan po yung gift of prophecy. Prophecy of the scripture actually, to be specific. So pinaprophesy, pinoproclaim niya ang salita ng Panginoon. At habang nakikinig tayo, ano nangyayari? Di ba? As we listen to the word of God, we are edified, we are encouraged. Amen po ba? At malinaw na naririnig natin, hindi siya speaking in tongues na hindi natin naiintindihan at kailangan ng interpretation. Hindi po. So yun po yung tinatawag nating prophecy of the scripture. At ito yung sinasabi din ni Apostle Paul na even itong gift na ito, itong prophecy, kapag ka ginamit natin ito without love, ayun, ano po ang sabi ni Apostle Paul, pwede din ito na maging walang saysay. Walang kabuluhan. Kasama na din po dito yung prophecy is yung preaching. Kasi ito po ay kakayahan na makapagpahayag na salita ng Diyos. So, hindi lamang po yung prophecy of the scripture, kundi ang sino man na ginagamit ng Diyos para sa pangangaral ng salita, yung proclamation of God's word, ay tinuturing din po na prophecy. Ngayon, ang sabi dito ni Apostle Paul, dapat ang salita ng Diyos kapag kayo pinapahayag, dapat yan ay nagbi-build up. Kaya, anumang salita, anumang mensahe, anumang sermon na walang pag-ibig, sabi ni Apostle Paul, walang dating, walang saysay. Ngunit ang isang mensahe na mayroong pag-ibig, maaring makasakit. Pero yung sakit na yon ay may dalang healing. Bakit? Kasi yun ang purpose. Katulad ng ginawa ni Apostle Paul, makikita niyo yung kanyang mensahe, itinutuwid niya yung pagkakamali ng mga taga-Korinto. Pero ginagawa niya yon sapagkat gusto niyang ituwid ang iglesia. So ganun din sa atin. Gumagamit ang Panginoon ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po yung mga tumatayo dito ay namemersonal. Para patamaan tayo, patamaan kayo, wala po kayong dapat ganong isipin. Dapat isipin ninyo na lahat ng mga tinatayo ng Panginoon at nangungusap, nagtuturo ang Panginoon, anumang mga aral na naririnig ninyo, kung kayo man ay nasasaktan, magpasalamat kayo sa Panginoon, hindi intention niya ng mga ngaral, ang intention ng Diyos to build us up sa pamamagitan ng kanyang salita. Totoo, ang katotohanan ay masakit. Tama naman po, di ba? Ayaw natin minsan marinig yung katotohanan kasi masakit nga yung katotohanan. Pero minsan, katulad ng 1 Corinthians, kailangan sabihin ni Apostle Paul ang mga katotohanan ito para matuto ang church na mamuhay kung ano yung dapat. And by the way po, ang Greek word ng katotohanan is aletheia. At si Sweet po, kaya ang pangalan po ng aming panganay na anak ay Sweet Aletheia. Kasi alam ko, ang katotohanan talaga ay masakit. Pero ang natutunan ko po, bagamat masakit ang katotohanan, mas masarap mamuhay sa matamis na katotohanan ng nalaman mo sa Panginoon. Kaya yun po yung naging ano namin, na yun ang pinangalan namin. Reminder na sa akin pong pagsunod sa Panginoon, sa aming pagsunod sa Panginoon, maraming mga masasakit na katotohanan ang nakita ko, pero yung mga katotohanan na yun, tinatanggap ko na matamis na katotohanan na nagpabago ng aming mga buhay. Amen? So ganun din po mga kapatid, anumang salita,
anumang pangangaral, anumang proclamation of God's word, without love ay walang saysay. Ngayon, bilang pagtatapos po, tutuloy po natin ito sa ating pag-aaral. Dito po ay makikita natin na tayo po bilang mga mananampalataya, sinasabi sa atin ng Panginoon, love is indispensable sa ating buhay at maging sa ministeryo. Sabi nga po ng Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 14, sabi ni Apostle Paul, for Christ's love compels us, ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, because we are convinced that one died for all, and therefore, all died. Sinasabi niya dito, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa amin na maging ganyan. Kung hindi man magawa ni Apostle Paul ang isang bagay, kung sa kanyang sarili, yung magsakripisyo para mahirap para sa kanya, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa amin para gawin ang pagsasakripisyo. Di po ba napakagandang, napakagandang motivation na anumang ginagawa natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Pero hindi yun laging ganyan. Pero kapag ka tayo bilang church, naglilingkod tayo na mayroong pag-ibig, ang sinasabi natin, pag tayo naglilingkod na mayroong pag-ibig, I am here at your service. Pag tayo'y nagmi-ministry na mayroong pag-ibig, yun actually ang sinasabi natin sa ating mga kapatid. I am here at your service. Kumbaga, nandito tayo sa gawain ng Diyos, hindi para sa aking personal na kapakinabangan. Nandito ako dahil inilagay ako ng Panginoon para maglingkod sa inyo. Katulad ng ating Panginoon, He came not to be served, but to serve. So, ganun din sa bawat isa sa atin. Dapat maunawaan natin, inilagay tayo ng Panginoon sa ministeryo para maglingkod. At ang pakapaglilingkod lang tayo ng katanggap-tanggap sa Panginoon, if we do it with love. Bakit? Kasi ang pag-ibig po para sa mga mananampalataya, lalo na sa nagmi-ministeryo, love is indispensable para sa mga mananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin ipag-pray na ipaunawa ito sa atin ng Panginoon. Alam ko tayo itutuwi ako. Marami pong mga bagay na itinuwid ang Panginoon sa akin sa pagmi-ministeryo. Dahil minsan ang pagmi-ministeryo natin, yun nga, yung sariling gusto natin. Pero kapag ka talagang pag-ibig ang pinauna natin, ang pag-ibig uunahin ng iba, hindi ang iyong sarili. And that is true ministry. Kaya panalangin natin na yun ay paranas ng Panginoon sa atin bilang church. Let's serve one another with love. Na sinasabi natin, I am here to serve you. Hindi ako nandito para silbihan niyo ako, kundi naririto ako para paglingkuran kayo. Dapat ganun din ang bawat isa sa atin. Amen? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Father God, sa oras pong ito ay papasalamat po kami sapagkat alam namin, lalo mo pong itinataas ang antas ng aming buhay paglilingkod. Lord, salamat po sa mga spiritual gifts na binigay mo po sa church na ito. Salamat po dahil nakikita po namin ang iyong pagkilos na makapangyarihan. Lord, ang palatandaan na ikaw ay kasama namin because of these spiritual gifts na nagmamanifest po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngunit na-realize po namin, Lord God, from your word, na spiritual gifts, exercising spiritual gifts without love can amount to nothing. Kaya naman, tinuturo mo sa amin that whatever we do, ministry man o sa buhay man o ano pa mang kalagayan, we have to do everything in love. Kaya Father God, ito po yung aming commitment, Lord. Continue to deepen our knowledge with this kind of love that you want us, your church, to be manifested, Lord. Yung pag-ibig na hindi katulad po ng panahon ng Pebrero na pag-ibig na itinuturo ng sanglibutan. Hindi kami bilang church, Lord, ang makita mo sa amin, yung ma-display po namin, yung tamang pag-ibig. Pag-ibig, Panginoon, na inuuna ang kapakanan ng iba, hindi yung aming mga sarili. Sapagkat, sinabi mo nga po sa iyong salita, kahit na makapagsalita kami ng tongues of angels, or even magkaroon kami ng eloquence, na makapagsalita sa harapan ng maraming mga tao. Ngunit wala naman kami pag-ibig para lang kami pompyang
Maingay lamang kami o maalingaw-ngaw. Ngunit kung ang aming paglilingkod, maaring hindi man maraming mga salita, pero nakikita sa gawa ang pag-ibig, Panginoon, na sinasabi namin sa aming mga kapatid, I am here to serve you. Alam namin, Panginoon, yung uri ng pag-ibig na yon, yung uri ng paglilingkod na yon, yun po ang mayroong halaga. Kaya Lord, as we serve you, Lord, dalangin po namin, Panginoon, yung amin nga po naging tema the other year, that we serve you, Lord, and we grow together as we serve one another. Pero matagpuan mo kami na nagmi-ministry kami, hindi po para sa aming sariling kapakanan, hindi, ginagamit mo kaming container, at bilang container, makita sa amin, Panginoon, that as we exercise spiritual gifts, andun po yung pag-ibig, Panginoon, that we rebuke one another in love, that we encourage one another doon sa mga pinagdadaanan sa buhay na nandun ng pagtataas, hindi pagbababa, hindi pag-apak sa kahinaan ng iba. Matagpuan mo kami na mayroong pag-ibig, hindi magaspang ang ugali, hindi nagtatanim ng galit, hindi madaling magalit. Lord, ituro mo po sa amin itong mahalagang description na ito about love. At sa ganon, Panginoon, alam namin, hindi po nasasayang ang aming paglilingkod sa iyo. So once again, Father God, binabalik po namin sa iyo ang papuri at sa salamat. Hallelujah.